So, magandang araw ulit guys. Ngayon is maglilinis tayo ng ating grill. Ryobi Ultra Power HPX 800 series. Nagamit ko kasi ito ng ilang beses na straight. So, ngayon medyo hindi naman napasukan ng tubig pero kailangan natin linisan para maintenance din. Kasi para mas lalong gumanda yung ikot. So, sige, start na tayo. So, yung mga kailangan natin is screwdriver, brush, wrench na 10mm, yan. Siyempre, yung ating maintenance oil and grease. Ayan, Kingdom. Kailangan natin ganito. Tatanggalin muna natin to. Mamaya na tong dito banda. Unahin natin yung sa loob ng reel. Tabi muna natin yan. Meron pa palang screw dito. Kalimutan ko. So paglilinis guys, na dapat tandaan nyo rin kung saan nyo tinanggal yung mga screws. Importante din yun eh. Kasi magkakaiba yung mga sukat na ito eh. So ayan, medyo okay pa naman. Hindi pa naman gaanong ano talaga, nawala yung ilagay natin. So ilagay natin yung mga bearings. Ilagay natin dyan sa ano. Isang lalagyan para madali natin malinisan. Ibababad kasi natin yun mamaya.
Ayan, oh, medyo maitim na. Ito, ingatan niyo to guys. Kasi masailan yung spring na to eh. Ito yung anti-reverse. Ingatan yung huwag mawala yung mga bilog guys ha. Kasi pag nawalan to ng isa guys, mahihirapan kayo. So ayan. Yung sa rotor naman is mamaya na to. Uunahin natin to. Kunin natin yung ating oil. Ito ha. Ibabad. Lagyan natin ng oil yung mga bearings. Yan. Tapos ito naman, tsaka ito. Tanggalin natin yung mga grease, no? Yung mga lumang grease. Trapuhan natin. Hindi pa naman masyadong madumi oh. Color blue pa. Pero mas gusto ko kasi yung ano eh. Nililinisan agad eh. Total meron naman tayong pang maintenance. Linisan na lang natin. Huwag na natin antayin na tumagal. Mas maganda yung every time na ginagamit mo follow up ka agad na linis. Para syempre well maintained yung mga reel natin no.
maganda yung ganun eh. Huwag nyo naantayin na kung saan pa yung medyo meron na tumutunog, doon pa natin lilinisan. Mas ano, mas maganda yung ugaliin nating linisan agad, lalo na pag nabababad sa tubig. Yato kay hindi to nababad, lininisan ko talaga to ng ano eh, maigi. Siyempre para sa susunod eh hindi tayo magkakaproblema. Ayun oh, nagsisimula ng umitim yung dito na part oh. Dapat tanggalin natin yan. So, linisan muna natin ng mabuti. So, yun. Natapos ko na punasan yung mga gears. Tsaka yung mga bearing. Nakababad na. So, eto. Okay na. So next step natin is ito. Lagyan na natin ng grease. Huwag naman masyadong damihan. Kasi kung masyadong madami naman yung paglagay nyo, eh yung downside nun is hindi gagalaw ng masyado yung ano. Hindi gagalaw ng maigi yung ating mga gears. First natin lagyan is yung dito sa gilid. Yung dito yan. Kasi ito pinaka-importante itong dito sa gilid eh. Kasi dito pumapasok yung tubig. So, kailangan lagyan nyo talaga. Para sealed siya. Dito pumapasok yung tubig guys eh. Sa ano niya. Gilid niya dito. Kailangan wag niyo every time maglilinis kayo, wag lang puro loob. Wag lang puro sa gears niyo ilagay. Lagdayan din yung mga gilid-gilid. Masyadong kapalan. Siyempre, yung next natin is yung mga gear. Ito yung pinaka-importante guys. Na dapat yung talagang lagyan ng grease. Pero huwag naman yung ganong kadami. Ito ang tama lang dito. Para makagalaw ng maayos yung reel nyo. Importante, meron siyang grease.
Kailangan pa natin linisan. Sa natin lagyan. So ibalik na natin. So ayan, nabalik na natin. So ibabalik na natin 'to. Puno na natin yung kanyang ano, mga gilid ng grease. So next na naman is ito. So dito medyo may kahirapan ibalik, pero ang technique nito guys is lagyan nyo ng konting grasa para dumikit siya. Para pag nalagay nyo hindi na basa-basa nahuhulog. So medyo kailangan natin ng konting bilis dito. Kasi pag medyo tumagal-tagal yung pagbalik nyo, eh nahuhulog yung iba. So kaya kailangan natin ng konting bilis. Yung cover niya para hindi na siya gagalaw-galaw, no? Yan. Beer.
bearing.
Then next is itong spool. Yung drag na naman yung lilinisan natin. Actually, malinis pa naman ito eh. Bale, yung gagawin na natin is lagyan na natin ng konting grease yung ano niya, yung sa drag. So eto guys, no, para maiwasan natin yung pagkasira ng drag, eto dapat hindi to dry, kailangan meron siyang konting grease, konti lang, isang maliit na layer lang. Kasi kapag nagdadrag tayo, eto yun, eto yung drag natin eh. Ito yung pumipigil. Kapag nag-dry ito, wala, sira agad yung drag nyo. Or or minsan di gagana. Ayan, maliit lang na layer guys. And okay na yan. Ayan, balik natin. Smooth. Wala nang ikot. So ayan. So ganun lang po maglinis ng Ryobi Ultra Power HPX guys. So thank you sa panonood. Abangan naman natin yung next tutorial ko guys. Thank you.